una sa lahat po, nagipagdalamhati po ako kay Arthur Bailon because talagang nakakatroma yung nangyari sa kanya na na-scam po online. Why? Bumili po siya ng laptop. Yan, ganyan yung itsura ng example ng laptop na gusto niyang bilhin online. So, nagipag-transact siya sa isang seller online. Pero, sa hindi inaasahang pangyayari, ganito po yung dumating sa kanya. So, instead na laptop yung laman ng kanyang order, bato, tsaka kung ano-ano pang mga nilagay ng seller sa box na yan para magmukhang totoo. Because kapag box kasi, doon yung medyo mas mataas yung risk na nai-scam ka. So, ayan po yung nangyari sa kanya. And as in, dinulog na po niya yung insidente sa malapit na police station sa kanilang lugar sa Iloilo City. So, yung purpose niya, bakit siya bumili ng laptop is to comply sa mga requirements niya kasi naka halos lahat ng klase dito sa buong mundo kasi ngayon is naka modular, naka online learning instead of physically na nag-a-attend sa kanilang school. So, with this regard, I hope matulungan si Arthur na maraming makatulong sa kanya. And then, in this video, I'm going to share with you 5 tips para at least maiwasan natin yung ganong insidente. So, I'm going to flip this video para sabihin sa inyo yung pinaka-importante, which is yung number one is yung piliin nyo yung may stars, second yung stocks, yung third is yung comments or review. So, if you flip back natin para ma-understand nyo yung talagang dapat nyo i-check pag bumibili kayo online. Yung number one na dapat tumingin kayo ng mga seller with highest rating, such as 5 rating, makikita nyo dito yung mga stars. So, ito yung mga stars. They have, ayan, either 4 over 5 to 5 stars. And here, makikita nyo sa unang pasok sa top of the page, puro mga 5 star or 4.5 stars. Ibig sabihin, ito yung mga legit sellers na kung saan maraming bumibili. And then, aside from yung 5 star, makikita nyo dito yung stocks. So, ito yung price. Ito sa Purifying and Acne Clearing Foaming Wash. Makikita nyo dito yung sa tabi ng 4 star, meron kayo makikita ang number na 182. Meaning, ito yung mga natitirang stocks. So, here sa kabila, ayan, sabi dito is merong 40 sa katabi ng stars, which is meron siyang katabi na available stocks na 40. And as you can see in the picture, authorized dealer po siya. So, this seller is proud to be selling legit items. And number three is to check on the yung reviews. Kasi importante yung review. So, Purifying Acne Clearing Foaming Wash. We have here the yung sa baba. Scroll nyo lang sa baba. What you can see here is, ayan, that's the testimony. So, sabi ng Lazada customer, ang ganda ng product na ito. So, ibig sabihin, bumili na siya, meron siyang testimony, and hindi na masyadong nag-oil ang face ko and sana mawala rin ang pimples ko, yung mga ganun. Ayan, and then yung other seller says, thank you. So, ibig sabihin, merong reviews. And as you can see, yung ratings and review niya is 182. So, ang daming nag-review sa product na ito. And as in, na-satisfy. That's how you can determine if the seller is legit and the product is really working well upon purchase. Ayan. So, ganyan yung dapat nyong alalahanin. And then, tingnan nyo yung difference sa mga medyo may questionable na seller information, such as, yan, titingin tayo dito. So, eto. So, here, wala siyang rating. Ayan, wala siyang, yung mga iba, walang rating, walang stock on hand. Yan. So, ayan, oh, may mga makikita ka talaga na low star. Meron ka talaga makikita na walang rating. And as in, eto yung dapat nyong iwasan, yung mga walang rating. So, ganyan.
maging sigurista kapag bumibili kayo online. Going through with yung dalawa pang tip, yung pang fourth is, it is better to, cash on delivery. Dapat cash on delivery. Huwag na kayong magkipag-transact online bago pa dumating yung product. Because there will be a chance na ganun yung mangyayari ulit. May scam kayo. Because hindi nyo kilala yung katransak nyo. Never nyo na-meet yung in-person yung nakaka-transact nyo online. So it's important na cash on delivery. Ang daming nagpe-prefer ng cash on delivery because it is the safest way to purchase a product online na kung saan darating muna yung product or dapat mahawakan mo muna yung product bago mo ibigay yung pera. So, cash on delivery. However, yun nga lang, kung minsan yung mga buyers is medyo ginugulangan yung mga sellers din, hindi natin po maiwasan na vice versa din yung nangyayaring mga ganyan. And then yung pang-fifth is yung i-check mo muna yung product because as a customer, you have the right to reject the product lalo na kapag suspicious ka sa product na dumating sa'yo. Ang una sa lahat is kapag nag-order ka ng product, as much as possible, dapat hindi siya in box na dumating sa'yo. Kasi if box kasi, hindi halata yung actual product. Kasi nga, nakapaloob siya ng isang box. So, hindi mo sigurado kung yun nga ba talaga yung product na dumating sa'yo. So, it is preferred na hindi na lang siya in-box. Or, kapag naka-in-box, dapat i-fold na lang yung box na yon, tapos, andun pa rin yung product. So, ganun dapat yung ginagawa. And then, kapag naka-box kasi, i-check mo yung product muna, i-shake mo, pwede mong i-open yung product. I'm not sure kung pwede palang i-open. Basta pag i-check mo, and if you will feel something unusual or suspicious, you have the right to return the product to the seller. Which is okay naman to the seller. And sana naman, yung mga nagde-deliver, huwag sumama yung loob nyo kapag nire-reject yung product sa inyo na dinideliver nyo. Because safety is, or tawag dito, para maiwasan natin yung mga scam. So, instead na ang inuunan nyo is yung mga kota ninyo, dapat isipin nyo yung welfare ng mga tao na dinideliveran nyo ng mga products. So, yun po yung importanteng bagay na gawin nyo because for me, as in, na-experience ko rin yung ganyan. Pero one time lang, sa dinami-dami kong in-order, once akong na-scam nung bumili ako ng shaver from China. And then, nagkamali ako kasi hindi ko tinignan yung 5-star, wala siyang stock. Tapos Chinese. So, talagang ako naman na hindi ako nag-scrutinize before. Ayun, box yung dumating sa akin. And then, yung laman ng box is wala. So, nagkakaroon talaga yan ng mental trauma. So, nagkaroon ako ng konting disappointment. I felt sad about it. And I learned my lesson. So, ayun guys, huwag nyo rin akong tularan sa ginawa ko nung past na hindi ako nag-check, hindi ako nag-scrutinize, na nag-order ng order, tapos yun pala hindi ko chine-check. So, yun lang guys. I'm sharing this because na-experience ko mismo kung paano ma-scam and ano yung feeling na nai-scam na which is nakaka-traumatize. And I hope marami kayong natutunan dito sa pag-share ko ng ideas ko, ng aking experience, and paano maiwasan yung mga ganitong scam. So, yung pang sixth is, mas maganda kapag Philippines yung seller rather than ordering yung mga products outside the Philippines, lalo-lalo na kapag walang rating, walang testimony, walang information about the product. Basta meron lang siya na for sale. So, yun guys, iwasan nyo din na order as much as possible outside the Philippines. Mas maganda kapag near kasi mas madali yung shipment, mas madali mo makausap yung seller kaysa ibang lahi kasi lalong-lalo na kapag hindi siya marunong mag-English. So, hindi mo pala alam yung sinasabi niya is minumura ka, which is hindi naman matranslate kasi hindi mo naiintindihan. So, yun lang guys. I hope may lesson po tayong learn dito. And if you want more products na more vlogs or more videos na like this, of course, subscribe to my channel. And comment down below kung nakaka-relate kayo sa vlog na ito. And reach me out in my Facebook page, Instagram, or Twitter, The Story of Anthony. So hanggang dito na lamang po guys. Thank you for listening and thank you for watching. Stay safe always. Maging mapagbatsyag. And huwag maging pasaway. That's all guys. Thank you and have a wonderful day.